Amén. Regalos. Esto es un secreto para usted. Toda esta misa anda por la indica y la indica. La perpetua caída. This is 1,500 masses a year. Kung napakahalaga po nito, ito yung aming regalo kay Sir. Sabi na, ang tao, katulad ng sinabi ko, meron siyang dalawang kalikasan, katulad ng pinakita ko sa inyo. Ng tao, dalawa ang kanyang mga gagawa. Awa siya ng masama bilang tao. At makagawa rin siya ng mabuti. Bakit? Kasi mayroon siyang alikasan ng mga Diyos. Galing siya ba? Alikas siyang kalarawan at kabamis ng Diyos. Kaya makikita mo, mayroon sinasabi, lights and shadows. Pero kanina, doon sa mga sharing, we only remember the light. Bakit? Bakit palagi natin inaalala yung mabuti? Kasi kapag ang masama ang ating naalala, we will not learn to love. Kaya palaging, you could be on what you see. Kapag mali na ang ginagawa ng tao, wait. Kasi, bumabalik siya doon sa darin po ang tao. Oo, muna makilala ka, estudyante ko kaya yan sa Retuman, nakita ko kanina ng training. School bukol yan, ang mga trainings yan. Pero sa really, ano, talagang pinipika ko sila. Instructor ako dyan sa Nero Pumuntaman. Hanggang nakagraduate, tapos mahabang panahon. Nakita kami, nakita mo yung mga patuto ko kanina, he has transformed into a better man. Okay? Mahaba. Pero meron akong tatawagin kasi ang magsulat sa ating yung mga kapatid. Si Insin Roberto Villegas Espiritu Filipino Iberitay. Sa buhay ng isang militar, maybe man, maarmi man siya, o anong grad of service, dadaan talaga ito sa ganitong mga paraan. Pag pumasok ang isang sundalo sa servisyo, ang tawag doon ay enlistment. Laging may men sa dulo. Pagkatapos ng 3 taon, yung sundalong yan ay mag-renew ng kontrak. Ang tawag naman doon ay re-enlistment. Very good. You are learning. Tapos nung after 3 years, ulit-ulit yan, ang kontrata kasi natin sa military, every 3 years, nanunong pa kami ulit sa panunong po natin. So pag lumipas ng mga panahon, umabot na ng 20 years, 25 years, 30 years, ang sunod na tawag doon ay retirement. Bakit? Kasi pagod na. Gusto lang mamahinga at gusto lang tumanggap ng pension. Pensionado siya. Pagdating ng panahon, after 3 years na nag-retiro siya, natural, mayroong pabuya ang gobyerno para sa kanya. Mayroong biyaya na binibigay. So, paring birth is also a pensioner like us. Pero kung retired ka na, ano kaya ang susunod? Pero yun nga, binulong nila yung tinatawag na interment hindi pa. Alam nyo, ang isang sundalo pag nagre-retire, minsan walang sa exercise, minsan naman sobra sa exercise, gala dito, gala doon, social eh, kasi retired na eh. Hindi ba mangyaring magkaroon siya ng sinatawag na confinement? Mga hospital yan sa ayaw mo sa hindi. Kasi medyo mahina ng katawan na confined sa hospital. Okay. Pag na-confined sa hospital, pwedeng lumalik siya. Pero mayroon din na-confined sa hospital, wala na talagang gagalingan. So saan siya dadako? Doon sa tinatawag na internment. Kamatayan. Ang kamatayan, kapatid, ay hindi natin dapat katagutan. At huwag din tayong matuwa, huwag din tayong masaya kung may mamatay sa atin. Habang ang tao ay nasa mundo, tayo ay nagiging attached, ibig sabihin, attached tayo sa ating magulang, attached tayo sa ating mahanap, attached tayo.
Kahit man malayo ang anak, tatawagan. Yung anak na sa malayo, tatawagan si daddy, tatawagan si mami, kahit mauwasan ng Lord. Kasi atas tayo sa isa't isa. Subalit, mga kapatid, pag namatay ang ating isang mahal sa buhay, hindi ba rin tayong matutong mag-detach sa kanya? Bakit kailangan mag-detach tayo sa kanya? Kailangan mag-detach tayo sa kanya dahil ang ating yumaong kapatid ay pupunta na sa kabilang buhay. Di sa ilitan man niya, di sa away man niya, o mayroon man, walang pwedeng humusga sa kanya. Ang pwede lang humusga kay Paring Bird ay ang Panginoon. So, yun ang buhay ng karaniwang tao. Dadaan lahat sa mga sinabi kong mention. Pero si Paring Bird, lahat naririnig natin yung mga matutuko sa kanya, yung pagpupuntay sa kanya. Andiyan si Mami. Kailangan na ni Mami sa mga panamit. Alam mo siya. At lately, dumating si Jennifer. Natataranta na siya. Nabubuluhan na siya. Gusto na niya masakin yung cellphone niya. Walang gustong tumawag sa kanya. Walang gustong tumuntak sa kanya. Bakit kaya? Dahil may dahilan yung Jennifer. Kasi napaalala sila. Ito yung mga frustration sa buhay. Nakita nila ba? Porsigido siya. Nakita ba ang porsigido niya? 1968, pumasok sa servisyo. Pumasok ako ng servisyo, 1969. Kaya wala kami ng landas, hindi kami nagkikita. Nagulan na ako one time, nag-report siya sa last call. Nakikita din pala, no? So, mga almost year ko, nag-tikit ako siya. O anong tawa, ang tawag ko. So, ang opisina ko, first time na nagkaroon ng assistant manager. Si Paris. Hindi kami nagsama ng tagal servisyo. Tagal lang ulit kami nagkita. Pero noong short time na nasa Nascom siya, doon ko nakikita yung Borsigini Paring Bird. May time na hindi ako makakatin ng mga meeting conference kasi mayroon kami Townsend of Master Chief. Kasi ah, pinapadala ng pare, picture sa una. Na-instant kumpare din ako ni Paring Bird dahil kay Gilbert. Hindi. Sabi niya, pare, hindi na ako kukuha ng ibang ninong ko na nininong ka kay Gilbert. Nandito si Gilbert. So, naging instant kumpare kami. Sabi niya, pare, magre-retire ka na rin. Eh, dapat siguro bigyan ka rin ng konting paralat eh. Sabi ko, pare, o nga, nakakaya naman. Kasi yung paralat, hindi yan hinihingi. Ang paralat ay hindi. Yung mission na yan ay nandito pala sa Philippine Navy Retirees Association. Kasama naman kami sa Retirees Association. Pareho na kami ngayon yung bill of recording director. Marami siyang panukala sa aming Constitution and Bios. Yung mga panukala mo calendar, hindi namin naalisin yung Lord. Mananatili yung Lord sa Constitution. Dahil isa ka doon sa mga nakamukala. At siguro sapat na yun para kay Paring Bird. At ang mga advice ko sa kanyang mga mahal sa buhay, ang kasabihan na rin, life must go on. At sa yun kong ito, Paring Bird, ay ahatugan kita ng isang awitin. Sa dilim ay nakikita ilaw ng kandil, ngunit habang may buhay pa, liwanag ang alay niya.
kanyang insala tayo. Habang may buhay ko, maging ikaw kasama ko. Pag-ibig ang iatuni habang may ningas pa, liwanag ang alay niya. Kanyan din sa habang may buhay pa, maging ilaw ka sa iba. Pag-ibig ang ialay, maging ikaw ka sa iba. Pag-ibig ang iyan. Maraming salamat pa rin, Bert, sa inalay mong pag-ibig. Yung muling dedication of duty. Alam mo, kay Taylor Taylor, siya pumunta siya doon sa tansa. Hindi siya nakaapiat, but he was there even in the most difficult year of his life. Ngayon, I want to share with you. Ano ang ibinalik ni Maria sa kanya doon sa kanyang devotion kay Maria? Alam mo, pati sa tradisyon, ano tayo kung patulong ngayon pitong sakramento? Yung huling sakramento, yung pagpapahin ng ganihit na dalaw ng kanin. Sinabi ko kay Gloria, ay kasi, kung ano man ang nangyari sa tatay mo, huwag na hindi siya madalaw ng kanin. And it was given to him at last pa rin. Kaya ako, panatag ako, traditionally, nasa purgatory sa birth, kailangan niya ang pangalangin, Lisa. Ano yung regalo ko? Regalo?